guys, patindi ng patindi yung init. Kahapon dapat ako nagwa-vlog, pero sobrang init. So ngayon, natuloy yung vlog ko guys. Kasi kung napapansin niyo, ito na may mga halaman kung gumagalaw. May hangin ngayon. So, ang sarap ng hangin dito guys. So, ngayon ko na itutuloy yung aking pagbablog. At ang topic natin ngayon ay ang tungkol sa hugas-bigas. Siyempre, alam na natin lahat yun guys, ang hugas-bigas. Kung para saan, kung maganda ba sa ating mga halaman, di ba? So, ito yung topic natin ngayon. Pero bago yan, isigway muna ako guys. Magkwento muna ako ng konti. Kasi namumulatan ko kasi ang hugas-bigas mula nung nagkaisip ako ay talagang ginagamit na ng nanay ko yan sa pag-wash ng mga damit, paglalaba. Ang ginagawa niya, piniferment niya yun ng mga ilang days. Ngayon pag hubihiwalay na yun, yung parang tubig na yun. Yun ang ginamit niya para pang sabon na sa damit, lalo na sa mga puti. Kasi nga, nag-ano na siya ng acid. May lactic acid na yung ating hugas-bigas pagka na-ferment na siya. So, yun ang pinanglalaban ng nanay ko. At guys, puting-puti yung mga damit. Promise, puting-puti. At minsan, ginagamit din yan sa paglilinis. At ngayon ko lang din nalaman, nung nagbabasa-basa ako, na maganda din siya sa hair, sa scalp natin, at saka sa skin. Dahil yung hugas-bigas ay mayroong, ano yan, tocopherol content, yung sa vitamin E. So, maganda sa ating skin. O, diba? So, marami din pala siyang pakinabang. At ito naman ngayon, guys, tungkol sa halaman natin. Diba, lagi akong sinasabi sa vlog ko, hugas-bigas ang dididibig ko lagi. Hugas-bigas. Kasi hindi ako nawawalan ng hugas-bigas. Diba, nagsasaing tayo tanghali, nagsasaing tayo sa gabi. O, diba? So, naiipon ko yon. So, yun ang pinang-didilig ko sa aking mga halaman, lalo na doon sa mga namumulaklak. Noon pa talaga yan. Yun na yung practice ko talaga. Minsan, nagdidilig ako ng yung mga chemicals na ano, fertilizer. Pero, ito talaga hindi nawawala. Almost every nagdidilig ako, may halo talaga siyang hugas-bigas. Kasi nanghihinayang ako eh. Dahil, ang hugas-bigas, di ba, alam natin, mayroon siyang NPK na chemical content at mayroon din siyang biological content na nakapagpataba ng ating lupa. So, magiging siyang, pwede siyang pwedeng gawing soil amendment dahil nakapataba siya ng lupa. Dahil siguro doon sa starch niya na ano, di ba? Pag naghugas tayo, mayroong parang ano, parang starch. O, di ba? Yun, nakapagpataba yun ng halaman. So, meron din disadvantages ang pagdidilig ng hugas-bigas pagka sumobra. Dati ang ginagawa ko, pagkatapos kong maghugas-bigas, ididilig ko na siya doon sa mga namumulaklak, lalo na yung African Daisy ko, ididilig ko na siya. Pero, kung napapansin nyo, yung ibabaw niya, nagbabantok na parang doon naiipon yung starch. So, nabantok yung ibabaw pagka inuka mo siya sa ilalim basa. Kasi hindi siya na-absorb ng init kasi nga nababantok na yun dahil sa starch. So ang ilalim basa. Kung napapansin niyo mayroong mga lumilipad na maitim, yun mga fungus gnats, yun ang dahilan kasi basa yung ilalim pero yung ibabaw tuyong-tuyo. Hindi natutuyo yung ilalim. So ang gamot ko naman doon sa mga fungus gnats is yung used na coffee grounds. Yung coffee ground na pinag-anuhan natin sa filter, hindi siya matapang. Yun ang pinang-bubudbud ko doon. Promise. Magaling yun pang tanggal ng fungus gnats. Effective yun. At yun na rin ang practice ko. At saka yung isa. Yung cinnamon powder. So, ang nakagandahan naman sa ang advantages naman sa pagdidilig natin ng hugas-bigas, syempre nakapagpataba ng lupa, nakapagpataba ng halaman, nakapagpataba ng ugat, madaling dumami yung ugat, nakapagpabulaklak. Ako guys, ang daming mga bulaklak pagka sa akin yung aking gumamela at saka yung aking African Daisy at yung bougainvillea. Yun. Talagang gustong-gusto nila yung hugas-bigas. Tsaka yung ano ko pala, yung adenium, yung
anong tawag niyan? Kalachuchi. Ayun, gustong-gusto nila yun ng hugas bigas. So yun ang advantages naman sa pagdidilig ng hugas bigas. So ito guys, ayan o. Ito yung aking hugas bigas. Yung naghuhugas kasi ako, ayan, ganito karami yung naiipon ko na wash rice water. Ayan, ganito siya kadami. So, ngayon, ang ginagawa ko, hindi ko na pinupuro. Ito na yung ginagawa ko ngayon, guys, para hindi magbantok yung lupa sa ibabaw. At hindi ko na siya inaantay pa ng mga ilang days na mag-ferment na yung parang bumaho na. Hindi na. Siyempre, almost everyday tayo nagdidilig. Hinahalo ko na yan. Dinidilig ko na sa mga halaman ko. So, ganito ako magdilig nitong hugas-bigas, guys. Kung paano ko siya hinalo dun sa tubig. So, ito na yung tubig ko. Ayan, oh. Isang balding tubig. Ito yung aking... Ayan. Hugas-bigas natin. Kung may makita kayo, guys, ito yun. Onion peels at saka garlic peels. Hinalo ko na lang yan dyan. Maganda rin naman yan. So, ayan. Haluin na ng haluin to. Hugas bigas. Tapos, ihalo lang na lang. Konti dito lang. Kung gaano madami, ha? Ayan. Tamang-tama lang mag-ulap yung ating tubig. Grabe yan. Maulap, umulap tam siya, umulap. Ayan. Ito. So, kita nyo ba yan? So, hindi na siya clear. Diba? Medyo malabo na ng konti. So, see? So, okay na yan. Basta nakita nyo lang na umulap siya ng konti or pumuti ng konti. Parang nagbanlaw ka ng pangalawang banlaw. That's it. Okay? So, ngayon, ganyan siya kadami. Ha? Para hindi siya ano, para hindi magbubuo yung starch niyan. Kasi kung purong-puro at saka sobrang daming hugas-bigas, yung starch niyan minsan naiiwan sa mga lupa or sa ibabaw, o di ba? So, tama lang ko. Ayan, ganoon ang ginagawa ko ngayon. Ayan. Tapos dilig tayo. Dilig tayo dito sa aking halaman. Ayan. So, ito yung aking, ayan, namulaklak na ang aking si Diana, guys. Ayan, bago yan, ha. At ito din, si Tema. Grabe, ang daming bulaklak ni Tema ngayon, guys. Kita nyo ba? Ayan, o. See? Ang daming bulaklak ni Tema. Ayan. So, idilig natin siya. Ganyan lang. Ngayon guys, tuyong-tuyo ang mga lupa. Every other day ako nagdidilig, pero sa ngayon hindi na pwedeng every other day. Kailangan every day na. Ito. Bago to si Diana, bago kong halaman, pero established na itong halaman na to. So ayan. Ang ganda ng bulaklak nito, guys. See? Bulaklak niya. Ang ganda. Siya si Diana. Ganun lang guys. Ang pagdidilig. Kawawa naman itong sa akin si ano. Tanya ba yan? Si African Daisy ko. Ayan o, dalawa yung kanyang buko. Oh my God. Ayan o, yung buko niya dalawa. O, kaso lang sa sobrang init o. Oh, mamaya tatayo na yan. Sa African Daisy naman, huwag tayong hanggat maaari, huwag nating diligan sa gitna. Ayan. Diba? African Daisy. Pink ang kulay nito, guys. Ayan. Sa sobrang init. Maglanta siya. Ayan, ito yung aking Rosemary. Ayan, oh, si Rosemary. Ang bango-bango. Ayan nyo ba yan? Bugandilya yan. Oh, nag-bloom na siya. Oh, ulit. At nagbo-bloom naman talaga ito nung binili ko. Pero anong pangalan nito?
pangalan niya? Sorvena. Sorvena Bougainvillea. O sige, isang ganda ng bulaklak. Ayan, lahat yan. Lahat yung mga yan na naka-white na yan. Is Bougainvillea yan. At saganang-sagana yan sa hugas-bigas. Ito yung ano, native na, anong tawag nito? Bigonya. Isa pa, hiligan natin si Tema, tuyong-tuyo. Okay, ganun lang guys. Pwede pa, ayan. Ito guys, biligan mo yan ng hugas-bigas. Gaganda lalo yan. So, ganun lang yung tricks ko guys ng pagdidilid ko ngayon ng hugas-bigas sa aking mga halaman. Almost every day, basta mayroong hugas-bigas. Pero tama lang, kunti lang para hindi na magbantok. Basta kunti lang, tama lang na mag-ulap yung tubig natin, okay na yun. Kukunti lang yung starch noon at kahit konting NPK ang makukuha niya tuwing magdidilig tayo, everyday naman tayo nagdidilig, so mayroon na rin yun. Hanggang ngayon, ito, buhay pa yung mga halaman ko, namumulaklak din naman, o diba? So ganun lang ang trick na ginagawa ko sa ngayon. Binago ko na yung aking ano, pero dati ganun ang ginagawa ko. Sige, buhos, mas maganda kung marami para madaling magbulaklak, pero mabilis naman magkasakit yung ating mga halaman dahil nga doon sa starch na naiipon sa lupa, di ba? So isa pa, ingat tayo sa pagdidilig ng mga hugas-bigas doon sa mga halaman na masiselan. Pero so far naman sa ngayon, dinidilig ko siya sa philodendron ko tsaka sa mga anthurium ko. Wala pa namang nangyaring ganon kasi nga kaunti lang ang hinahalo ko, kaunti lang everyday, pero kukaunti. Pero bantay-bantayan na rin natin. May halaman na ayaw ng acid. May halaman na gusto ng acidic tulad ng mga succulent. Gustong-gusto ng mga succulent yan guys. Diligan natin. Ang ganda. Buhay na buhay yung mga succulent natin, promise. At sa mga cactus, promise, dinidilig ko rin yun. O, diba? So yun. Yun lang muna mag-share ko sa inyo ngayon guys. At maraming salamat sa oras, panonood, sa pakikinig. At please subscribe, like, and comment. See you again guys. Bye-bye!